Amen. Pinagpalang araw po sa ating lahat at minsan pa po gusto kong muling magbahagi ng aking panahon at oras sa inyo sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng mensahe ng Panginoon. At ang paglalaan ko po ng oras sa Panginoon ay sa pamamagitan po ng pagbabasa ng kanyang mga salita. At ang mga salita pong nabasa ko sa kanya sa umagang ito, sa araw na ito ay patungkol po sa ating mga dila. At yan po ay mababasa natin sa Santiago chapter 3 verses 1 to 12. Sabi po rito, ang dila, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong mga lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. Gayun din ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito saan man naisin ng piloto. Sa pamamagitan ng napakaliit na timon, ganyan din ang dila ng tao, maliit na haligi, bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Isipin na lamang ninyo kung paano na palalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at napapaamo ng tao. Ngunit wala pang nakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa panlalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at panlalait, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hindi makapamumunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang puno ng ubas at lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Amen. So napakalalim po ano. Dito ang pinakamahalagang tatandaan at ang pinapatungkulan nito ay ang ating mga dila. Na napakahirap daw po nitong supilin. Nasusupil o na napapaamo ang mga nilalang, mapahimpapawid man, mapadagat, o mapalupa. Subalit ang dila na meron po tayo ay hindi daw po ito mapaamo-amo ng tao. So, may kwento po akong babasahin sa inyo sa umagang ito na nakaka-relate sa binasa po nating mensahe ng Panginoon. Sabi po dito, mahirap paamuin. Napapaamo ng tao ang ilang mababangis na hayop, maging dolphin, ay natuturuan nilang magpakitang gilas sa mga tao. Sinabi ng apostol na si Santiago, lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao. At yun po ay nabasa natin kanina sa Santiago chapter 3 verse 7. Pero mayroong hindi kayang paamuin ng tao. Sinabi ni Santiago, ang dila ay hindi kayang paamuin ng tao. At nabasa po natin yun sa chapter 3 ng Santiago verse 8. Sabi, bakit? Nagmula kasi sa puso natin ang sinasabi ng ating dila. Kung ano ang laman ng puso ng isang tao, ito ang lumalabas sa kanyang bibig. At yun po ay mababasa natin sa Mateo chapter 12 verse 34. Ang dila ay nagagamit sa kabutihan at maging sa kasamaan. Yun po yung nabasa natin kanina sa Santiago chapter 3 verse 9. Sinabi ng isang dalubasa sa Biblia na si Peter Davids na sa isang banda, napaka-relihiyoso daw ng dila. Pero sa kabilang banda naman, ay maaari itong maging napakasama. Kung hindi natin kayang paamuin ang ating dila, lagi na lang ba tayong makapagsasalita ng masama sa bawat araw? Sa kagandahang loob ng Diyos, ay mga kaya nating pigilan ang ating mga sinasabi. Sinabi ng Biblia, Panginoon, tulungan niyo po akong huwag makapagsalita ng masama. At yun po ay mababasa sa Awit chapter 141 verse 3. Napapaamo ng Diyos ang hindi natin kayang paamuin. Amen po, tandaan natin, may mga bagay na parang ang hirap-hirap gawin, pero sa Diyos nga po, kapag ipinagkatiwala natin ay walang imposible. Sabi dito ng manunulat na to, Panginoon, kung minsan po ay nagsasalita ako ng mga bagay na hindi nakapagbibigay ng karangalan sa inyo. Salamat po sa pamamagitan ng Banal Espiritu ay maaari naming pigilan ang aming dila.
Amen po. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, matutulungan tayong kontrolin ang sasabihin ng ating dila dahil may pumipigil na po rito. Amen po. At sabi po dito, upang mapaamo ang dila, paghariin sa puso ang Panginoong Hesukristo. Walang ibang makakatulong sa atin para mapigilan ang ating bibig o ang ating dila sa pagsasalita kung hindi ang Panginoon lamang po. Pagsasalita sa tamang pamamaraan. Hindi natin pwedeng pigilan ang pagsasalita kung ang pagsasalita na gagawin natin ay para po sa ikabubuti. Pero kung ang ating pong sinasalita ay mga walang kwentang bagay, lalo tigit ang pagmumura, na minsan sinasabi nilang, ay ano ko lang yan, expression ko lang yan. Nakadalasan hindi mo napapansin na sa bawat panahon at pagkakataon, bawat minuto at bawat segundo na mayat maya ang pagmumura mo ay tatad-tad na ng record ng pagkakasala ang buhay mo. Hindi mo alam na, yun na po, kaya nga may sinasabing may kasalanang sinadya at may kasalanang hindi sinadya. Minsan, akala natin, hindi natin sinasadya na yung pag-express natin ng mga kung ano-anong salita na bad words ay ano lang, parang wala lang. Pero may impact po yan o may dating po yan. Kaya maging aware o maging alisto, maging mapagbantay po tayo sa ating mga sinasabi. Lalo tigit ang ating dila na hindi natin kayang rendahan kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon. Dahil ang dilang ito ay talagang napaka, ito yung pinakatrabaho niya, ang dumaldal. Sabi nga po sa isa kong nabasa na halos ang babae po ay mayroon yatang 30,000 ba yun? Parang 30,000 words sa bawat araw na kailangan niyang ibulalas o sabihin. Samantalang ang lalaki naman po ay halos nasa 20,000 words. Eh, bibihira ang lalaki madaldal. So, paano po kaya nila yun gagawin? So, by the way, ang sinasabi po dito, ang dila po natin ay hindi pinipigilang magsalita kung ito naman po ay sa mabubuting mga mensahe. Pero kung ang dila natin ay walang tigil sa kachichismis, walang tigil sa kakapaniran ng tao, dahil bakit po ganyan ang sinasabi ng dila natin o sinasalita? Dahil nga daw po yun ay kung ano yung bumubukal o lumalabas sa ating bibig, yun daw po ay yung nanggaling sa ating puso. Kung ano yung nilalaman ng ating puso, yun yung laging bibigkasin at sasambitin ng ating bibig. Kasi yun ay galing sa puso. At sabi nga po dito, sa isa pang kasabihan na, kung anong laman ng dibdib ay siyang bukal ng yung bibig. Di po ba? At ano pa to, may isa pa na ang bibig natin ay hindi mapipigilan sa pagsasabi ng katotohanan dahil yun nga po, yun yung nasa loob nilalaman. Pero kung ang puso natin ay puno ng kabutihan at kabaitan, yun din yung lumalabas at yun din po yung nai-express o nahahayag sa ating pagkatao. Pero once ang tao ay talagang likas na masama at talagang likas na sa kanyang pagiging chismosa, pakialamera, at alam mo yun, yung walang halos ibang magawa kundi bantayan ang buhay ng may buhay, ay talaga ka. Sabi po sa Bible, hindi ang kinakain natin ang nagpaparumis sa atin, dahil ano man yung ipapasok natin sa ating tiyan, mula sa ating bibig, papunta sa ating tiyan, ay idudumi rin lang po naman natin. Samantalang, kung ano yung inilalabas ng ating bibig, yun po ang pinaka nagpaparumi sa atin. Bakit po? Galing na po siya sa loob. Galing po siya sa loob. At galing po siya sa puso. Kaya, yun yung may tendency na mas magparumi sa atin. At hindi po yung ating kinakain. So, ang sinasabi ko po dito, ang pinapalala po sa atin dito ng Panginoon, rendahan natin ang ating mga dila upang ang dila na to ay huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iba, lalo tigit huwag maging sanhi ng pagkakasala mo. Dahil napakahirap po kapag nakasanayan na natin, may mga taong nakita kong pagkagising pa lang, nasa ibang bahay na, hindi pa naaasikaso ang kanyang sariling pamilya, nakapag-chismis na, di pa napapag-agahan yung kanyang pamilya. Kasi nga po, parang sakit niya na yun eh, na parang hindi siya mapakali na magang umaga, yung nasa sa loob niya ay hindi niya maikwento. Or hindi niya yun nga po, sa madaling sabi, maichismis. Kaya po, sa atin po na mga nasanay na tao na tahimik, mas mainam daw po. Kasi nga po, less talk, less mistake. So, bawat salita, bawat sinasabi natin na walang kabuluhan ay nakatala po yan. Kasi ang pagbabasihan po ng ating kasalanan ay hindi po ang ating mga mabubuting gawa lang. Kundi ang babasihan po talaga ng ating mga, ang lahat-lahat ng ating
ano to, pagka tayo ginudge na pagdating ng araw ay ang ating mga sinasabi din po kasama sa ija-judge ni Lord. Kaya may talaan po si Lord ng ating mga gawa at mga sinasabi. Kaya maging mapagbantay po tayo. Kung uso na uuso ngayon ang Marites na nakakasad naman, bakit naman ginawang memes yung ano, hindi naman po dahil sa Marites po ang pangalan ko, hindi naman po ako affected. Ang nakakalungkot lang dahil minsan yung mga hindi pa Marites ang malalala. Malalala ang kanilang mga pananalita, malalala silang mga judgmental. So yung espiritong ganun po ang iiwasan natin. Dahil bakit po sila naging ganun? Dahil po sa dila. Ang dila nila na tagapag-deliver ng mga mensaheng sali-saliwa, talaga namang makapanira lang. Sabi nga minsan, ang taong may kasalanan or mas may mga ginagawang pangit ay siya pang mas mahilig magkalat. Bakit? Para hindi mapansin ang sarili niyang kalat. Ikinakalat niya ang baho ng iba para yung kalat na meron siya ay matakpan. So, yun po yun. Kaya, maging aware po tayo. The more na sinisiraan natin ang iba, di natin alam na sa likod nito, sa sarili pala natin, tayo pala ang duming-dumi. Kaya, huwag po tayo maging judgmental, rendahan po natin ang ating dila, manahimik po tayo sa ating bahay, magbasa po tayo ng Biblia, manalangin po tayo, maging masinop at maalaga sa ating pamilya, yun po ang mas mabuti. Dahil ang bawat ginagawa po nating pangit at ikaaya-aya, ay nako, maraming balik niyan pagdating ng araw. At kapag yung pang nakasanayan natin, yung buhay na lagi sa labas, wala ka ng gana sa loob ng iyong tahanan. Pero kapag ang tao na lagi nasa tahanan at nauubligay niya sarili niya or nagagampanan niya yung mga gampanin niya, proud ang kanyang asawa, proud ang kanyang mga anak, proud ang kanyang sambahayan. Pero kapag yung taong yun ay laging nasa labas at wala nang ginawa kundi ano, pagdating niya sa kanilang tahanan, pag-uwi niyan, siya na ang kalaban. Kaya maging mapagbantay po tayo at alalahanin na may kanya-kanya po tayong kahinaan. Huwag po natin silipin ang kahinaan ng iba, kundi bantayan natin ang sarili nating kahinaan. Lalo tigit itong ating dila, kung pwede nga lang pong ipaputol or talian para wag nang makapagsalita. Di bali nang pumunta sa langit na walang dila kaysa sa may dila ka na sa impyerno naman pupunta. So ang dila po ay napakalaking, napakaliit na bagay, I mean, pero napakalaking instrumento kung gamitin ni Satanas sa buhay natin. Kaya po, na maraming nawawasak, nasisira dahil po sa ating mga dila. So, maging magpagbantay daw po dahil ang ating dila ay maaaring ginagamit sa pagpupuri sa Diyos, sa pagpupuri sa mga tao, sa pagbibigay ng karangalan, or ayun mo sa ano mo sa mga tao, pero minsan ito din pong dilang to ang ginagamit ni Satanas para tayo ay mapasama or maging sanhi ng kasamaan. Dahil, yun nga po, ang dila po natin ay nagiging masutsot, hindi siya mapigilang magsalita na kung ano-ano at to the point na hindi na naaalala kung anong mangyayari basta't siya nakapagsalita o naibulalas yung kanyang mga naisabihin. So, di po ba? Talagang lalo na siguro, napakahirap siguro ng buhay ng mga chismosa. Po ano, ipanalangin po natin silang kahabagan ng Panginoon na mabago ang kanilang mga buhay at yung kanilang mga dila na yan ay ma-twist na maging madaldal sila sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, na magamit ang kanilang kasipagan sa pagsasalita sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos ng kaligtasan, sa pagpapakilala sa Diyos na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay nakapagbabago ng buhay, na ang Diyos ay mapagpatawad, na ang Diyos ay laging nandyan at hindi magamit sa araw-araw na chismisan, paninirang puri at pagbabantay sa buhay ng iba. At idalangin po natin sila nakahabagan ng Panginoon at mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Amen po. Napakabuti ng Diyos, kaya yung kahabagan na meron siya na ipinadama sa atin ay ipadama din po natin sa iba. Unawain po natin sila at wag nang sangayunan pa or wag na tayong dumagdag pa. Kung sila ay yun talaga ang buhay, nako, napakahirap. Kahabagan na lang natin at ipanalangin. Sabi nga po, wag naman natin sumpain dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Or maybe minsan alam nilang kanilang ginagawa, kaso talagang manhid lang sila. Napakahirap po ng buhay sa sanlibutan na marami po tayong pinagdadaanan. At yung pinagdadaanan po natin ay, may kanya-kanya po tayong kinakaharap.
pinagdadaanan na kailangan pong makasurvive po tayo. At yun nga po, ang isa sa isusurvive natin ay ang pagiging tahimik o hindi madaldal, na hindi na tayo makapanira ng iba, hindi mapakialaman ang buhay ng iba, at ang mapukusan na lang ay yung buhay-buhay na meron po tayo. So, even po, tapat ang Diyos na lagi at handang at la, tapat ang Diyos na laging na handang mahabag at magpatawad sa atin. Lalo tigit, handa ang Diyos na lagi tayong tulungan. Amen po. So, rendahan po natin ang ating mga dila para di po tayo magkasala. At sabi dito, upang mapaamo ang dila, paghariin sa puso ang Panginoong Hesukristo. Amen, paghariin. Dahil yung paghahari ng Panginoon sa buhay natin ay the best na pampigil sa ating dila. Siyempre po, pag nandiyan si Lord, bawat sasabihin mo pa lang, magsasalita ka pa lang, ops, 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 may parang, ops, 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 may sasaway agad sa'yo. So, yun po, mahirap kung walang tagapagsaway sa buhay natin. At ang tagapagsaway nga po natin ay ang Holy Spirit na pinagkaloob sa atin ng Panginoon at ng Diyos Ama. Salamat po sa inyong pakikinig muli at sa inyong panonood sa video to, na may napulot kayong aral. Dahil ako po, ang dami kong napulot na aral dito. Talagang mas binababad ko ang sarili ko na nasa loob lang ng bahay. At kahit nakakapagod ang magsalita patungkol sa word ni Lord, dahil ito yung mas nakasanayan ko na ngayon at kinai-enjoyan, worth it naman. Dahil yun nga po, di bali ka nang maging madaldal basta't sa ikabubuti ng marami at maging ng iyong sarili. Amen po. God bless po sa ating lahat at salamat po sa panonood sa videong to. God bless po.